Nagsimula ang karambola nang biglang araruhin ng isang trailer truck ang sinusundan nitong kotse hanggang sa sunod-sunod na nabangga ang container van, AUV at iba pang sasakyan sa harapan nito. Ang container van napalipat na sa kabilang lane sa lakas ng pagkakabangga. Halos mahagip na rin sa karambola ang isang oil tanker. Mula sa himpapawid, kita ang mga nagkarambolang sasakyan sa Marcelo Fernand Bridge sa Mandawi City, Cebu, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Nagkabuhol-buhol ang mga nagbangga ang mga sasakyan. Ang iba, tumagilid pa at nakayupi-yupi. Sa kabuuan, 11 sasakyan ang nasangkot sa karambola. Walang nasawi sa karambola pero 3 batang sakay ng AUV ang isinugod sa ospital. Kinilala ang driver ng nag-ararong trailer truck na si Juan Leones Escudero na ang paliwanag daw sa mga otoridad ay nawalan siya ng preno. Nasa pier pa daw siya nang mawalan ng brake kaya nabangga sa Innova. Ang Innova ang grabe dahil nabaliktad tapos sunod ang Honda Civic. Then sunod-sunod na ang iba pang mga sasakyan. Pero nang suriin ang mga otoridad ang truck, maayos daw ang kondisyon nito at walang problema sa preno. Nakita rin sa isang CCTV footage na sinubukan daw mag-overtake ng trailer truck kaya ito na disgrasya. Wala pang nagsasampa ng reklamo sa ngayon pero nakakulong na sa Mandawi City Police Office ang driver ng trailer truck. Ang karambola nagresulta sa halos 2 hanggang 3 oras na traffic. Ang lane papuntang Mandawi is sinara habang ang isang lane lang ang pwedeng madaanan papuntang Lapu-Lapu City. Umabot ng 2 hanggang 3 oras bago naalis ang mga nadisgrasyang sasakyan. Chona Carion, Nakatutok, 24 Horas.